Kinakarma na ang China. Ito ang komento ng maraming mga netizens ukol nga sa mga malawakang pagbaha na nagaganap sa kasalukuyan sa bansang ito. Hindi kailan na marami ang galit sa China dahil nga sa pangbubuli at pilit na pag-angkin ito sa mga teritoryo sa South China Sea. Matapos nga ang ginawang brutal na pag-atake ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal dahil sa kagustuhan ng China na angkinin ang buong karagatan ng West Philippine Sea. Eto na nga at kalikasan na ang gumanti. Eto nga ang ika-apat na beses na lumubog sa tubig dahil sa malawakang pagbaha ang mga probinsya ng China sa taong 2024. Ayon sa pag-aaral, halos 44% ng malalaking mga syudad sa China ay lumulubog na sa tubig at apektado nga rito ang mahigit sa 270 milyon na mga residente. Sa mabilis na pagtaas ng sea level sa mga pangunahing lungsod ng China, kasabay nga ng mabilis na paglubog ng kanilang lupa, inaasahan na sa mga susunod na mga dekada ay maaaring tuluyan ang mabubura sa mapa ang mga major cities ng China. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Umabot na sa 110,000 na mga katao ang ini-evacuate ng Chinese authorities mula sa kanilang mga tahanan sa Guangdong Province dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan na naging sanhi ng malawakang pagbaha sa probinsyang ito ng China na mayroong pinakamataas na populasyon. Apat nga ang naiulat na nasawi habang 10 naman ang nawawala base sa ulat ng Chinese media. Mapapanood din ang mga video footage sa internet kung saan makikita ang mga pananalasa ng malalaking mga baha na ito at ayon nga sa Chinese authorities ay nasa dangerously high status na. Noong April 21, 2024, umapaw na nga ang mga malalaking mga ilog, waterways, dams at mga reservoir sa Guangdong Province at nakaamba na rin ng panganib na magkakaroon ng mga delikadong malalaking pagbaha kaya naman agad na iniutos ng Chinese government ang mass evacuation. Ayon sa report ay umabot na sa dose-dose ng mga kabahayan sa buong lalawigan ng Guangzhou ang nawasak at aabot na sa 140.6 yuan o katumbas ng 1.1 billion pesos ang tinatayang halaga ng pinsala na kanilang natamo. Noong July 2023, ang Beijing, nakabisera ng China at maging ang mga nakapalibot na lugar dito ay nakaranas rin ng malalakas at walang tigil na mga pag-ulan na naging sanhi rin ng malawakang pagbaha matapos nga ang pagpasok ng mga bagyo mula sa Pacific Ocean. Itinuturing nga ito bilang heaviest rainfall sa kasaysayan ng Beijing sa nakalipas na 140 years. Dahil naman sa pagkagahama ng China sa pag-angkin sa teritoryong nasasakupan ng South China Sea, heto nga at mabilis talaga ang karma. Muling umapaw sa ika-apat na beses ngayong taon ang Hanjiang River sa Southern China kaya naman nagkaroon ng malawakang pagbaha sa lugar na ito. Umabot sa 11,000 ng mga residente ang napilitang lumikas dahil halos malubog na nga sa tubig ang mga kabahayan dito. Mula alas 8 kasi ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ay naging tuloy-tuloy ang malalakas na mga pag-ulan sa Guangdong Province kaya naman umapaw na ang tubig sa Hanjiang River. Ayon sa inisyal na report mula sa Chinese media, tinatayang aabot sa 47,800 na mga tao ang naapektuhan ng pagbaha na ito. 378 na mga kabahayan ang nawasak at apektado rin ang mga pananim na may lawak na 880 hectares. Sa mga video nga na inilabas ng Chinese state media, makikita ang malawakang pinsala na dulot ng pagbaha na ito. Nasa 55 tao naman ang nasawi at milyong-milyong halaga ang tinatayang pinsala dahil nga sa pangyayaring ito. Naganap nga ang ganting ito ng kalikasan noong June 18, 2024, isang araw lamang matapos ang panggigipit na ginawa ng CCG sa Philippine Navy na umabot pa nga sa brutal na insidente. Ayon sa pag-aaral, halos lahat ng major cities ng China ay nakaka-experience na ng tinatawag na subsidence o yung paglubog ng lupa habang lumilipas ang panahon. Ang prosesong ito ay patuloy na nagaganap hindi lamang sa China
kundi maging sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ayon sa mga satellite data, mas mabilis ang sinking rate sa mga lugar na ito sa China kumpara sa inaasahan. Bilang pangalawa sa mga bansa na may pinakamaraming populasyon, nagiging factor nga ito para sa mas mabilis na paglubog sa tubig ng bansang China. Kamakailan nga ay gumamit ng isang advanced tools ang mga Chinese researchers na katulad ng LIDAR o light detection and ranging upang i-monitor ang galaw ng terrain elevation sa 82 cities na mahigit sa 2 milyong residente, kabilang narito ang Shanghai at Beijing. Gamit naman ang INSAR Interferometric Synthetic 1 satellite, sinubukan din nilang i-detect ang mga variation para sa Chinese terrain upang maikumpara ang mga datos sa mga sinaunang pag-aaral simula 2015 hanggang 2022. Lumalabas sa research ng grupong binubuo ng mga experts mula sa University of East Anglia sa United Kingdom na nasa 44.7% ng mga malalaking Chinese cities ang delikadong lumubog. Tinatayang may rate ng at least 33 mm per year ang ibinababa ng kanilang mga lupa kada taon, kaya naman sa mga susunod na dekada ay malaki ang posibilidad na tuluyan na nga itong malubog sa ilalim ng tubig na makakaapekto sa higit sa 270 million na mga Chinese residents. Bukod dito, lumabas din sa pag-aaral na nasa 15.8% sa mga areas na ito ay mas mabilis pa na lumulubog sa rate na 10 mm per year. Karamihan sa mga syudad na tinutukoy sa pag-aaral ay mula sa eastern and southern parts of China. Ito nga ang mga lugar kung saan nakatutok ang modernization program ng bansa sa mga nakalipas na ilang dekada. Ang mabilis na pagbaba ng lupa ay sinasabing kagagawan din ng mga tao, partikular na ang tinatawag na depletion of aquifers. Ito ang mga sobra-sobrang groundwater extraction mula sa ilalim ng lupa, mas mabilis kaysa sa required extraction dahil na rin sa overpopulation. Hindi na nakakapag-replenish ang tubig dito na nagiging dahilan para bumaba na ang lupa sa open spaces. Isa pa sa mga nakikitang dahilan ay ang mga pag-unlad ng isang bansa sa pagtatayungan ng mas maraming mga buildings o mga gusali. Nakakaapekto rin ito sa tinatawag na subsidence. Nandyan din ang climate change. Napansin nyo naman na sobrang init na ng ating panahon sa kasalukuyan, hindi nakatulad noong dati. Dahil dito ay mas mabilis nga na natutunaw ang mga glaciers sa malalamig na bahagi ng ating mundo. Ang pagkatunaw nito ay nagiging sanhi ng mas mabilis na pagtaas ng sea level. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang tuluyang paglubog below sea level ng mga major cities ng China ay maaari daw maganap sa mga susunod na 100 taon dahil nga sa magkakasabay na land subsidence at rising sea level na epekto ng climate change. Ayon pa nga sa worst case scenario na inilabas ng mga researchers sa taong 2120, ang mga syudad na ito sa China ay maaaring maging katulad na ng Venice at New Orleans. Siguro naiisip mo na matagal pa naman ang 100 taon. Totoo naman yon, pero alam mo ba na kaakibat ng mga pangyayaring ating nabanggit ang mas matataas na tsansa ng malawakang mga pagbaha na alam naman nating ramdam na ramdam na ngayon ng China. Para sa ilan nating mga kababayan, kinakarma na daw ang China dahil ginagawa daw nitong pangbubuli sa Pilipinas. Hindi naman kasi kaila sa atin na mas lumalawak na nga ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa agawan ng teritoryo. Pero alam mo ba na wala namang pinipili na bansa ang climate change? Ramdam na rin ito maging sa iba pang bahagi ng ating mundo. Hindi lamang ang China ang may problema sa land subsidence, maging ang Amerika, ang Europe, maraming mga coastal cities ang delikado na rin lumubog, kagaya ng New York City. Maging sa Mexico ay may problema na rin sa subsidence at syempre, maging ang mga pangunahing syudad dito sa Pilipinas ay hindi rin ligtas. Ayon nga sa pag-aaral ng Scientific Research Organization na Climate Central, higit sa 10 lugar dito sa Pilipinas ang delikado rin lumubog sa ilalim ng tubig pagpasok ng 2050. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta.
Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.